Hi guys, welcome back to my channel. This is hey loves, it's me again, Sasai, and welcome back to my channel. For today's video, I'm going to show you how I make this look. Yes, as you can see on my title, it's graduation makeup look. Yeah, so first, I would like to congratulate at nag-graduate at graduate na this 2019, and I know medyo late na tong konti kasi yung iba more on April and March sila nagkaroon ng graduation, but I think syempre meron pa mga graduate pa this March or maybe May yung iba or June, so hindi pa kulay ang lahat. So for this video, ginawa kong look na to for long lasting makeup because alam niyo naman kapag graduation sobrang daming time ang kailangan. So, kailangan yung makeup mo is full makeup and hindi agad-agad nahuhulas. I mean, konting retouch lang pa rin, di ba? So, ayan. Create ko tong look na to for you guys. Mag-graduate ngayong taon. So, I hope makakuha kayo ng mga technique. And without further ado, let's proceed with the video. As you can see, kulot na tayo. Nakala din ang ating hair lalo. Sobrang iksi na ng hair ko, kaya pag kinulot siya, ganyan lang siya. So for today, we'll start with the primer. No Shine Mattifying Primer para kumapit yung makeup. Yeah, next, after primer, syempre kailangan natin ng foundation. For this look is Photo Ready Effect, which is airbrush effect na siya. So okay siya gamitin for your graduation makeup kasi long lasting to and sobrang ready na yung pag nagpa-picture ka ganyan. This one is like nakalagay dito is airbrush effect. So gustong-gusto ko pa ito yung pinaka-favorite kong foundation. Like, lalagay ko dito sa kamay ko na lang. Pero kailangan pack yung makeup mo. And i-blend na natin ang beauty blender. Yung ginagamit ko pa ng beauty blender is from BYS. Oo nga pala guys, this is my first time filming on my ring light. For ng foundation, kailangan, syempre, kailangan natin maglagay ng concealer next. So, ang ginagamit kong concealer is my favorite. Maybelline Fit Me Concealer. So, natin under eyes natin since tingnan nyo naman, no, di ba? Sobrang huyat ako sa work, guys. Kaya ganyan yung itsura ko. Ang itim lang, mata ko. Ganyan yung sa baba, kanon. At dito. So, i-blend na natin using our beauty blender again. So, ang pang-blend ko dito, ito na yung ginagamit ko. Yan. So, dito siya. Ganyan. Pag ganito, para mas okay yung blend niya. Hindi pa ganon, hindi. I-blend mo lang siya sa eyes mo. So, pataas mo siya. Yan. So, para tayo multo na, guys. So, after ng concealer, syempre, mag-bake tayo. Pero, yung gagawin kong pag-bake is sobrang sandali lang. As in, sobrang bibilisan ko lang. Kasi, napansin ko, kapag sa skin ko, kapag natagalan ko siya, nagkikiki siya. So, parang hindi applicable sa akin yung i-bake ko ng matagal. So, I'm using this loose powder of Nichido. So, yan. In the shades of So Natural. Ito, ang ginagawa ko is, dialagay ko lang siya dito. Kuha ako. Tapos, ito na yung pang-ano ko, bibig ko using this. Sobrang saglit lang yung... So, ayan, i-blend na natin siya using this brush. Nabili ko pala tong brush na to, sobrang ganda nito, from Detail. So, Kilay. Siyempre, ang ating... kilay naman. So, ang ginagamit ko sa kilay ko is this Fashion Bro. Make from Maybelline. So, in the shade of dark brown. Tapos, tutorial lang akong ginawa. So, gagawin ko na lang siya off-cam. Link down yung tutorial ko. So, I'll be using this from Maybelline. This. Para maset natin yung gilagay natin concealer sa eyes. Para pwede na tayong mag-eyeshadow. I'll be using this eyeshadow from BYS. Sephora. So, yun yung mga color niya. So, this is my first time having a eyeshadow palette from BYS and I will try if pigmented ba siya. And sobrang ganda niya, may mirror na rin siya. Ayan. Tapos yung mirror niya, okay naman. Tapos, may takip din yung may plastic. And may free brush siya. May eyeshadow brush dito. So, ayan. Okay na natin siya. Para magamit na natin. So, ayan siya. Sobrang gaganda. May isa lang siyang shimmery. Isa lang yung shimmery niya dito, guys. So, kaya ako ito pinilexi kasi gusto ko yung... makakapaglaro ko ng mga color dito. Marami siyang color na may mga yellow. Kasi diba sa Morphe ko, 3502 ko, wala akong yellow doll.
As in, walang yellow tone, ganun. Puro mga ganito, orange tone, red tone, to dark tone, dung, yung Morphe 3502 ko. So, yun. Kaya, ngayon, try natin to BYS, Pupora. Siyempre, first, as a transition. So, siguro, pang transition ko is this one. I will be using this. Yan. Para siyang orange tone. So, kuha tayo. Ang hirap nilang kunin kasi pag malaki yung brush mo. So, pag ganito dapat. Kasi hindi pwede pa ganun. Tsaka medyo powdery siya. Pag kinuha mo. Hindi ko lang baka. Try na natin siyang i-blend. So, may pagka-yellow siya. Yellow siya, guys. Pag nilagay mo dito. Ito yung ginamit ko as a transition. Bahala na kung ano yung magawa ko. Pero basta for graduation look, pwede. Pwede. Basta pwede for graduation look. So, yan. Pigmented naman siya. Wala naman siyang fallout. Wala siyang fallout dito. Pero dito, mapapansin mo kapag kumuha ka. Yan. Nagpa-powdery siya. So, this brush. This is from Swish. Or so, gagamitin natin this color na nandito. Yan. Pagka-pink siya. So, madness yung pangalan niya. So, sobrang ano niya talaga, powdery, guys. Yan. Ilang ganun ko pa lang, ganun siya. So, tap the excess. So, beam. Oh, may pagka orange, ano siya? Medyo ano siya? Pigmented siya, guys. Sobrang pigmented niya. As in, dapat kahit konti lang, pwede na. So, game. So, ilad lang natin using this brush. Tapos ito. So, ito yung pang-blend ko. And then, guys, gagamit tayo ng itong color, Rapture. So, ito may pagka-orange-red din. Pero parang orange something siya. So, ito lang din. Ayan, parang naging orange lang siya. Orange-red na rin siya. Pero mas parang light to. Ayan. Dito lang sa side ko siya nilagay. So, pang-blend ulit siya natin. So, I will be using this Revlon for cutting the crease. Tikit mo para malaman mo kung saan. Ganyan mo. Ayan. Para alam ko hanggang saan mo siya ika-cut. So, hanggang dito daw. So, ikita natin siya dyan. This from Morphe. Ayan. This shade. Ayan. May pagka-orange siya na shimmery. So, ayan. So, ginamit ko for this is itong white. Ito. Ayan, color. Balik tayo dito. Tingin natin to. Tapos, i-blend natin siya dito para maging magkaroon ng transition. So, kuha tayo ng black. Gamitin natin tong black ng Maybelline. Kuha tayo ng konti. Tap lang. So, i-blend natin siya dito konti. Para may effect lang ng black. Dark. Ayan. Konti lang yung black na nilagay ko. So, ayan. Tapos na ang ating eye makeup. Kung ano yung nilagay natin sa taas, yung nilagay natin sa baba. Next, this one. Tapos, yung mga excess. Fallouts. Lagyan na natin ng eyeliner. I'm using this from Maybelline, Hyper Sharp. I'm using this from Maybelline, Hyper Sharp, yung red. Ayan. So, after nyan, false eyelashes. I'm using this from Bokto. It's handmade lashes. Made from Thailand siya. So, ito siya. So, I'll be back. Off-cam na lang ko ilalagay siya. So, next, I'll be using this Eevee Advance Waterproof Mascara. So, ang nagustuhan ko dito is dalawa siya. Ito yung pang sa taas and ito sa lower lashes ko. So, diba? Sobrang ganda niya. May pang lower lashes siya. Maliit lang. So, papakita ko sa inyo later. Unahin
So, ayan na nakalagay na yung aking false eyelashes. Ganyan siya. So, malapit na tayo matapos. Tapos na yung size natin. Mag-contour na tayo ng ating cheeks. I'll be using from BYS. I'll be using this brush. So, yan. Kuha tayo neto konti. Dito, gamit tayo ng bronzer. This bronzer. Siyempre, sa nose, hindi pwede mawala. Ang gamit ko sa nose is this sa taas. May pagka-gray siya. So, kuha ko neto konti. Maglagay na tayo ng blush from Bice Cosmetics. Pagka pink-pink siya. Kasi, hili ko lang yung... From FS... This is from FS. Future and she is in the shade of Orchestra. Tapos dito, ginagawa ko, pinapress ko ito tapos dito para maging... Yung dito niya is medyo ma-erase konti. Hindi na erase, sobrang erase. Para lang hindi masyadong makapal yung sa kilay mo. So last but not least is the lipstick. Lip liner. This is from Eevee. Brown siya. Parang nude brown, ganun. For it, Clay Crush. From Maybelline again. So ang color in the shade of Clay Crush to. Clay Crush yung shade niya. Pero favorite ko to. Ito yung one of my favorite. Kasi medyo ano lang siya. Natural look lang siya. Simple lang siya. Oh my gosh, paubos na siya. As in, ayan na lang siya. Hindi ko itong ginagamit. Tapos in lag, ito ninyo. Diba? Sobrang ganda niya. Ayan, isa tayo. Anong kulang? Yes. Last. Siyempre, kailangan natin ng glow. Highlighter from Eevee again. So, ngayon, sobrang gaganda na ng mga products ng Eevee. Sobrang mga pigmented na ganyan. As in, sobrang nagugustuhan ko na. Dati di ko siya gusto. Kasi diba, ngayon, sumasabay na siya sa mga high class na brand. Sumasabay na siya, as in, mura siya, pero sobrang ganda niya, as in, sobrang nakikisabay na siya. At tinan mo ito, highlighter pa lang nila to. Yung highlighter nila, oh, pack, di ba? Hindi mo akala yung Eevee lang to. Mga, di ba? Mura lang yung mga Eevee make-ups. Ganda natin yung dito. A few moments later. So, this is our final look for our graduation makeup. See you on my